Jenna, can you hear me? If you can hear me, come to Lola. Jenna! Di ba yung saranggol ang ginawa ko? Malamang, nandun si Jenna. Kung sino nagpapalipad niyan. Ayun, ayun, saranggol na. Asan si Jenna? Baka may kumitam kay Jenna. Sigurado ka ba dito? Ewan ko na lang kung hindi mabaliw si Rhodora kapag nalaman niya nawawala yung anak niya. Hindi siya mamawala kung hindi dahil sa'yo. Tsaka pabayaan mo. Kasalanan ko lahat to. Nawala si Jenna dahil sa akin. Natakot ako baka dahil dito. Bumalik na naman yung sakit ni Rhodora. Dapat tayo. Matulog? Okay, sige. Hindi, mauna ka na. Tatapusin ko lang muna to. Dahan-dahan ka. Dahan-dahan. Okay na ba? Mukhang nag-enjoy ka dyan sa pag-aalaga sa pamangkin mo. Baka naman nakalimutan mo yung totoong dahilan kung bakit andito siya. Ay, syempre, sinisigurado ko muna na okay yung pamangkin ko. At pagkatapos nito, itutuloy ko na yung mga plano ko. Okay. You don't have to be mad. My only job here is to do what you want me to do. I'm just making sure that you still know your priorities and that everything you do is in line with your goals. Oo naman. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan yung mga ginawa sa akin ng babae yun eh. Gusto ko pa rin siya magdusa at yung pa rin yung mismo mangyayari. Anak, kumain ka na. Ano po? Si Daddy po. Eh, maaga silang umalis ni Joaquin eh. Pupunta rin silang presinto para daw makibalita at ituloy ang paghahanap kay Jenna. Teka, bakit hindi kami... Hindi niya kasi nama. Anak, ano ba? Umupo ka nga muna. Upo ka muna. Huwag na. Baka lalo ka lang masalas pag sumama ka pa eh. Mabuti nang dito ka na lang. Kumain ka na. Anak, kumain ka na. Anak! Mami, kailangan kong hanapin si Jenna. Anak, mag-relax ka muna. Umupo ka muna. Sige na, please. Kumain ka na. Lola, Lourdes. Tingnan ninyo, oh. May nag-iwan dito sa tahanan, dyan sa labas, oh. Ano yan? Hindi ko alam eh. Basta, Rhodora. Like your new hair clip? Yes, tita. Diba, bagay na bagay yan talaga sa mga damit na binili ko for you. Thank you po, tita. I'm glad you liked it. I love you po, tita. I love you too. Pahag nga. Cute, cute. Angela, napadala ko na yung package. Jenna, para sa ito. Ito pa. Narinig ko yung doorbell kanina. Eh, pagpunta ko, wala naman tao doon. Ito lang yung nakita ko. Diyos ko, ano kayang ibig sabihin yan? Hindi kaya may ginawa silang masama kay Jenna. Wag naman sana. At si Rhodora po na saan? Ayun, nagkulong sa kwarto niyo. Ayaw niya kaming kausapin. Ay.
tingin ba gagana mga plano mo? Alam mo, Martin, sa isang relasyon, may laging nagbubuklod. Sa mag-asawa, yun yung pagmamahala nila sa isa't isa. Kay Rhodora at kay Joaquin, yun si Jenna. Alam mo kasi, hindi naman si Rhodora ang unang minahal ni Joaquin eh. Ako. Dapat kasi kakasal na kami. Eh kaso nabuntis niya yung kapatid ko. Ang bunga si Jenna. Si Jenna ang naging tulay para magsama silang dalawa. Eh ngayon na wala na si Jenna sa kanila, unti-unti nang masisira ang relasyon nila. Sana masaya ka sa ginawa natin. Hindi pa. Dahil simula pa lang to. Dahil titiyakin ko na wala nang matitira kay Rhodora. Si Jenna, ang asawa niya, si Mommy, si Ima. Kukunin ko sa kanya lahat ng taong pinapahalagahan niya. Sorry! Rhodora, tawag mo! Wala ko magkakawa yung sorry mo! Wala ko magkakawa yung sorry mo! May babalik pa ba si Jenna ng sorry mo? Wala! Hindi! Hindi ko yung babalik! Rhodora, please. Tama na, Rhodora! Rhodora! Jenna. Jenna. Huwag kang mag-cry. Nandito naman ako eh. Dito tawag tayo kay Mami. Ha? Gabi na ngayon. Tulog na yung mga yun. Jenna, nandito.
busy. Dito! Miss pa na sila, Papa. Tawag tayo sa kanila. Oh, sige. Bukas. Promise? Promise. Matulog ka na. Iwanan mo muna kami dalawa para makapag-usap kami. Nakwento sa akin ni Lord sa nangyari. Matagal ka na bang nagbalik, Roxanne? Hindi naman. Ngayon lang. Nung nalaman ko na nawawala si Jenna. So how do you feel about it? Siyempre, nag-aalala. Anak ko rin yun, no? Kaya nga ako nandito eh, para tulungan sila maganap. So paano mo sila tutulungan? Ang gagawin mo? Ewan ko. Basta. Ano bang gusto mong gawin ko? Tumunga nga lang? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, hayaan mo ang pamilya ni Rhodora ang gumawa ng paraan. Teka, ibabalik mo ako sa mental? Ayoko! Naku, pwede ba, Doc? Hindi kami bagay ni Rhodora dun, no? Pwede ba? Huwag mo naman ako ipasok dun ulit. Promise ko sa'yo, wala akong gagawin na masama, na hindi maganda. Magpapakabait ako. Gusto ko lang mahanap si Jenna, yun lang. Yun lang ang importante sa akin sa ngayon. Bago pa lumabas si Roxanne, sinisisi ako ni Rhodora sa pagkawala ni Jenna. Para ko sa kanya, ako ang may kasalanan sa nangyari sa anak namin. Naiintindihan kita. Ganyan-ganyan din yung pinagdaanan ko nung kay Lourdes. Nung mawala si Rhodora. Pero alam mo, Joaquin, mas hirap talaga yung mga nanay na tanggapin yung pagkawala ng anak nila. Hindi ko naman po siyang masisisi. Naging pabayang ama ko. Hindi, huwag mo sabihin yan. Hindi ka naman namin sinisisi. Basta ito lang yung papakiusap ko sa'yo. Sana lang, mas lawakan mo yung pangunawa mo. Intindihin mong mabuti ang asawa mo. Kasi, sa totoo lang, ngayon kanya mas kakailanganin. Lalo na, nandyan na naman si Roxanne. Dok, kamusta ko yung asawa ko? May magagawa ba tayo para mawala si Roxanne? It's too late. Hindi na kinaya ni Rhodora ang stress sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya naglabasan lahat ng alters niya to help her cope up. Hey, Dok. Anong kailangan namin gawin? Dadalhin ba natin siya ulit sa mental? Well, bringing her back to the institution will not gonna help her. Pag in-isolate natin siya o nilayo natin siya sa family niya, lalo lang lalala yung sakit niya. Ang kailangan gawin ngayon ay maging parte siya sa paghahanap kay Jenna. Hey, Dok, paano na ngayon yung si Roxanne? I don't think magiging problema niya siya. Hindi na siya as violent as she was before. Kagaya niyo, isa na lang din ang gusto niya mangyari. Ang mahanap si Jenna. You just have to deal with all of them. Anong ibig niyong sabihin? Sasakyan namin ang mga alters ng anak ko? Well, ganun na nga. Para matulungan siya. Kakatawag ko lang sa mga polis kanina. Dinarobyo ko yung reward money. Baka sakaling mas mapabilis yung paghanap kay Jenna.
Dora, magsalita ka naman, oh. Nahirapan ako ng ganito. Galit ka sa akin. Dora, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala, okay? Hindi ako galit sa'yo. Roxanne? Ikaw ba hindi mo ako sinisisi sa pagkakawala ng Jenna? Wala kang kasalanan. Lahat ng to, may kagagawan nito si Angela. Hindi ikaw. Bakit naman naisip na gagawin ni Angela yun? Dahil naiingit siya sa akin. Sa amin ni Rhodora. Dahil masaya tayo. Masaya tayong lahat. Angela, ito yung mga pinabili ko. Ay! Ayun na pala, Martin. Ako, buti na lang talaga binili mo to. Kailangan ko na ng distraction eh. Si Jenna kasi lagi na lang hinahanap yung mga magulang niya. Eh, hanggang kailan mo plano itago yan si Jenna? Ay, hindi ko alam. Alam mo, Angela, dapat hindi ka maging masyadong attached sa pamangkin mo. This is not permanent. You know that. Alam ko naman yun eh. Pero hindi ako susuko hanggat hindi ko napapabagsak si Rhodora. Well, kailangan mo magmadali. Kinausap ko yung boss ko kanina. Naayos na yung papers mo papuntang States. Sino ba talaga yung boss mo? Makikilala mo rin siya. Mama? I'm sorry, Jenna, kasi yung mama mo busy. I promise na, ha? Oh. Ay, look, oh! Wow! New toys! I don't like them. I want mommy. Sabi na nga, huwag kang makulit, eh! Kanina ko pa nga sinasabi sa'yo, eh. Jenna, I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Kasi naman ang kulit-kulit mo eh. Lagi mong hinahanap si mama mo eh. Sabi ko nga sa'yo, na-busy yung mama mo. Hindi natin siya pwedeng tawagan. Ha? Ba't siya titaaway mo ko? Hindi, Jenna. I'm so sorry. Hindi ko naman sinasadya. Jenna! Pagka, pagka! Si Angela? Malabo yung iniisip ninyo, hindi niya magagawang kidnapping si Jenna. Hindi, pero di ba ang sabi nga ni Joaquin, parang nakita niya si Angela sa park. O eh, hindi kaya may kinalaman yun sa sinasabi ni Roxanne? Pati ba naman ikaw, Lourdes, naniniwala ka doon? Nagpakalayo-layo na nga yung tao eh, pagkatapos pagbibintangan mo pa. Ano ka ba naman? Sagol. Malay ba naman natin? Baka kaya nagpakalayo-layo si Angela kasi meron nga siyang pinaplanong ganito. Wala naman sigurong masama kung aalamin natin ang totoo, hindi ba? Oo. Oh, wala nga. Eh, ang kaso, alam niyo ba kung saan natin siya pupuntahan? Aber, alam niyo kung saan siya nag-i-stay o nakatira ngayon. O, hindi, di ba? Mahirap kasi sa inyo eh. Palagi niyo na lang pinagdududahan si Angela, pero si Roxanne, ano? Hindi. Ito ah, baka nakakalimutan niyo.
Mamamatay tao yan. Yan si Roxanne. Oh, di ba? Nasaksihan na natin. Oh, pagkatapos, kinukonsinti ninyo. Yan ang nga ba yung kinatatakot ko eh. Hinayaan natin tumira dito kasama natin. Pagkatapos, tingnan nyo, nag-iimbento na ng kung ano-anong kwento. Diba? Pero hindi ako naniniwala kay Roxanne. Kilala ko si Angela. Mahal na mahal niya si Jenna. At sigurado po ako, hindi siya gagawa ng kahit anong paraan para mapahamak yung bata. Ikaw naman kasi. Sinigaw mo si Jenna, ayan tuloy. Hindi ko naman kasi sinasadya. Eh, ang kulit-kulit niya, wala na lang mukhang bibig kundi nanay niya. Angela, bata yun. Malamang magtatanong yung tungkol sa magulang niya. We cannot keep up this charade forever. Alam mo, bigyan mo niya ng mga laruan, ng mga damit. Magtatanong yung tungkol sa magulang niya. Rhodora, ikaw ba yan? Lumabas na naman po ba si Roxanne kagabi? Oo. Pero wala ka naman dapat ipag-alala. Kumain ka na. Parang mainom mo na yung gamot mo. Makakatulong daw to para hindi ka ma-stress. At para daw hindi lumabas yung alters mo. Sorry po, Mami. Sorry po at naging mahina ako. Anak, wala kang dapat ipag-sorry. Wala kang kasalanan. Eh, hindi mo naman kinusto na magkasakit ng ganyan, di ba? Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong maging malakas para sa... sana ko. Kaya nga, anak. Tutulungan ka namin. Nandito kami para suportahan ka. Kakayanin natin ito basta sama-sama tayo. Mami, pwede niyo po ba akong samahan? Gusto ko pong malagay na itong mga ginawa kong flyers para po makita na si Jenna. Mabuti nga kung palaging lumalabas yung Rowena eh. At least bata. Madali siyang makontrol. Martin! Yung bata! Wala sa kwarto! Jenna! Jenna, I'm so sorry. Hindi ko naman sinasadyang sigawan ka. Ba't ka? Jenna! Jenna! Lumiginit po ako. May masama daw pong nangyari kay Jenna. Umalis na tayo dito. Kamabutan tayo ni Rhodora. Malaking gulo yung pag nagkataon.